Nag-umpisa na ang bayaran ng PhilHealth ang bilyong-bilyong pisong utang nila sa mga ospital. Pero ang DOH at mga pribadong ospital umaalma dahil wala pa naman daw silang natatanggap na bayad. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Mahigit 27 billion pesos. Ganyan pa rin kalaki ang utang ng PhilHealth sa mga pribado at pampublikong ospital sa bansa. Sa pagdinig ng Senate Finance Subcommittee kanina, lumabas na halos 20 billion pesos sa utang ng PhilHealth ay claims ngayong taon, habang mahigit 7 bilyong piso naman ang nakabinbin na mula pa noong 2014. Bagay na matagal na rin sinisingil ng Private Hospitals Association of the Philippines dahil aabot sa 10 hanggang 15 bilyong piso na ang utang ng PhilHealth sa mga ospital nila. For the past 3 or 4 years, ay yung po ang medyo inihintay namin kasi karamihan po dyan are COVID claims of our private hospitals. Una nang nangako ang PhilHealth sa budget deliberation sa Kamara nitong Setyembre na babayaran nila ang lahat ng utang sa loob ng 90 araw. Katunayan, 75% na raw o 19 billion pesos ng payables na yan ang bayad na. Kaya mahigit 7 bilyong piso na lang daw dapat ang balanse nila sa mga ospital. So, nasa na yung pera na yun ngayon? Madam Chair, ang pera na ito ay malamang sa malamang nasa ospital na po to. Dahil sa yung pera na yan ay available on our bank, and it's a matter of about credit doon sa account ng ating mga hospitals. Bagay na ikinaalma rin ni Health Secretary Ted Herbosa, kahit sila wala rin daw natatanggap na pera. We should actually verify first before we make statements if the money is already in the hospitals, because I did. After the statement publicly, I asked my 87 hospitals to actually give a report of the arrears and what has been paid. Tanong tuloy ni Senator Pia Cayetano, nasaan na ba talaga ang sinasabing binayad ng PhilHealth? Sagot ng state insurer, Agosto at Setyembre pa nila direktang hinulog ang bayad sa mga bank account ng ospital. Pero hindi nila ma-verify ang status sa banko dahil naka-down pa ang electronic system nila dahil sa ransomware attack ng Medusa. Madam Chair, makikita lang natin once mayroon na tayong financial report na talagang may actual na mismo na pera na lumabas sa ating bank account, Madam Chair. So wala kang way ngayon na tingnan niya na asa na si 90, nasa account niyo pa o wala na? Wala kang way? Gusto namin, Madam Chair, makuha kaso lang naka-down pa yung system natin, hindi pa 100%. Yes po. Wala pang binigay na timeline ng PhilHealth kung kailan maibabalik at magagamit ang system nila para ma-verify ulit ang bayad nila sa mga ospital. Pero nangako silang magbibigay ng listahan ng mga sinasabi nilang ospital na binayaran na. Tiniyak din nilang sapat ang pondo ng ahensya para mabayaran ang balanse sa mga paggamutan. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.